Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. At 2 ng Mayo, tuloy-tuloy po ang ating pagtanggap ng mga reklamo at sumbong dito po sa Bitag Action Center. Matatagpuan po sa Ritual Center, 102 Timog Avenue sa Quezon City. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga public service partners po namin tulad po ng Tinapayan Festival. Sila po ay nagbibigay ng mga special po na tinapay para doon po sa mga dumudulog po sa aming tanggapan, humihingi ng tulong at yan po pinamimigay po namin para doon sa mga ay humihingi ng tulong. Maliban po dyan, marami po kaming ibang mga others na mga tumutulong din po silently, pero isa po rito na naaasahan po namin, ito hong Sogo dito po. Sogo Hotel, dito po yan sa Timog. Sila po yung mga medyo tinutuluyan ng mga malalayong probinsya na pag inuwi ng gabi na, nabibigyan po nila ng ito hoy accommodation libre po. Maraming salamat sa Sogo at yan pong mga iba't ibang mga lumalapit po sa amin out of town na para, ayan, nagpapasalamat po sila. So, salamat po sa Sogo dito po sa Timog Avenue sa Quezon City. Malapit lang po yan kapag medyo naipit na po yung mga complainant malalayong probinsya overnight. Binibigyan po ng free accommodation, pagkain din po ng Sogo. Partner po namin yan sa public service. Para sa kaligtasan ng mga empleyado, maging mga nagsusumbong, mahigpit po tayong sumusunod sa mga health protocols. Importante po yung mga mask. Naka-mask po tayo. At pagkatapos, hindi lang po dyan mga boss, at kailangan po yung mga vaccination card dito po sa building. Mahigpit po kami rito. Tumataas po yung COVID. At the same time, yung security protocol, security is job number one. Meron po kami ritong mga metal detectors lahat po for security of everybody. So anumang sumbong, reklamo, binibigyan po namin ng aksyon sa mga lumalapit po sa amin. Solusyon, ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ito po ang nag-iisang public service sa umaga. Hashtag ipabitag mo. Ngayon sa hashtag ipabitag mo. Senior citizen, humihingi ng incentives mula sa City Hall. Sa edad ko nga kung 70 na dapat po ay may matanggap, hindi ko pa rin po natatanggap. Bag at mga gamit ng customer na wala sa baggage counter sa hardware store. Sana aksyonan nyo naman yung mga nawala kong gamit dahil sa kapabayaan mo. Pati trabaho ko na apektuhan. Dump site, hinarangan, mga mangangalakal hindi na makapasok. Kasi po napakalaking importante po sa amin dahil po yun lang po yung kinabubuhay ng maraming tao sa amin. Ang lahat ng yan iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa tanggapan ng hashtag ipabitag mo, lumapit si Ronnie Siervo para ihingi ng tulong ang kapabayaan daw ng Mr. DIY Store Branch sa Cubao. Nawala daw ang kanyang bag sa baggage counter ng nasabing store. Ang halaga ng mga nawalang gamit, aabot sa 80,000 pesos. Pumunta po ako dito para po ireklamo yung DIY Pure Gold Cubao. Nireklamo ko po sila dahil sa kapabayaan, wala silang gwardiya. Basta pagkaiwan nila doon, pinabayaan na lang. Marami pa silang hinihingi ng mga ganito. Lahat pre-nubayad ko na, pero hanggang ngayon wala pa rin. Ako pa yung pinapahirapan nyo. Dapat personal ko na yan. Na kayo na magano kasi kasalanan nyo naman ng DIY. Hindi ko hinangad na bayaran nyo ng cash. Palitan nyo na lang ng mga items. Kung ano yung nawala ko doon, palitan nyo na lang. Sana aksyonan nyo naman yung mga nawala kong gamit dahil sa kapabayaan mo. Pati trabaho ko na apektuhan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. So ito po yung unang sumbong. Binibigyan po natin ng daan. Bag, mga gamit na wala sa loob ng hardware. DIY. Do it yourself. Ngayon, umabot daw sa 80,000 piso. Hindi lang po dyan yung perwisyo, tiwala po na pinagkaloob po ng inyong customer, pumasok dyan. Hindi po para mamasyal, kundi tiwala rin po doon sa sistema at sumunod doon sa
sa sistema ang pinatutupad ninyo. So wala pong problema. Ang naging sanhi ng problema ang inilapit po sa atin, hindi po doon sa kanilang sistema, yung pong kanyang bag na wala doon sa counter na ipinaiwan. So ngayon, January 27, 2023, napadaan si Mr. DIY Store sa branch sa Cubao, si Ronnie, para tumingin sa mga gamit na pwedeng mabili para sa kanyang condo. Nakagawian at naging libang na raw ni Ronnie na dumaan sa Mr. DIY Store branch sa Cubao sa tuwing siya ay pauwi galing trabaho sa Makati. Ibig sabihin, suki. Nakaugalian niyang tumingin. Subalit nawala. Nawala po yung bag ni Ronnie noong January 27. Ngayon, bago raw siya umikot sa loob ng naturang store, napaipinaiwan daw sa baggage counter ang kanyang dalang backpack. Pero matapos ang halos nasa 30 minuto na pamimili, pag-iikot sa Mr. Do-It-Yourself. Nawala raw ang kanyang bag nang binalikan daw niya ito sa baggage counter. Nakita raw sa CCTV ng store ang isang lalaki ang kumuha ng kanyang bag. Ayun naman pala eh. Nangyari raw ito, ang pagnanakaw ito, dahil walang taong nagbabantay sa baggage counter nung oras na yon. Mga nawala na gamit ni Ronnie, ito ho'y lahat ng dami. Sa loob ng backpack, tatlong pirasong t-shirt na Hanes, tatlong polong barong, flashlight, Ray-Ban original, Bluetooth, speaker, and then perfume, charger cord, car charger, MRT card with load, power bank, reading glass, umbrella, cash, yan po, Ford Spark ID, vitamins and maintenance, flyer, multifunction key holder, pouch bag, Bluetooth ear, phone, single with hook, and marami pa po ito. Ngayon, ito po yung mga susi. Steel cabinet key, Grandia car key duplicate na nagkakahalaga po ng 17,723 pesos. Fortuner car key, 20,000 pesos. Total po yan ay halos po 80,000. Ngayon, bukod sa nawalang gamit, gusto rin daw ni Ronnie singilin sa store bawat araw na perwisyo. Sa trabaho na per 1,000 per day po ang dapat bayaran ng store. Doon po sa kanyang dahil lamang doon sa bagay na walang nagbabantay sa counter at nakita pa sa CCTV ang magnanakaw. Si Mario Joseph na to. Ibig sabihin, wala talagang talo kay Rito. Pati affidavit of loss, ang nakakahalagang 1,330 pesos ay gustong ipabayad sa store. Dapat lang. Suma total, 80,766 pesos ang gustong ipabayad kay Ronnie. Ay makakasama natin yan, nagko-complain dito po. Live sa ating studio, si Ronnie, si Yervo. Magandang umaga tangalin po, sir. Okay. Nasabi mo ba sa store to, nasabi mo lahat yung mga itemized na nawala sa loob ng backpack mo? Opo, sir. Anong sinabi ng Mr. Do-It-Yourself? Sinabi naman nila na yung visor na kasalanan nila. Okay, kasalanan nila. Mm-hmm. So in other words, may pananagutan sila. Opo, sir. Oo. Kasi ikay nagtiwala sa sistema na hindi sila basta-basta mapapasok dyan at the same time, lahat ng gamit, hindi basta mawawala kasi dapat may nagbabantay. Sa lumalabas ng mga panahon yun, walang bantay. Opo, sir. Kaya nagawa ng Mr. Magnanakaw, ni Mr. Magnanakaw sa loob ng Mr. Do-It-Yourself, na mamodo sila, na madugas sila, na manakawan. At ang nanakaw, malas mo, ikaw yun, ang iyong bag. Opo, sir. So, sa perwisyo na sinasabi mo rito, ilang araw to rito na ginawa mo, na perwisyo ka ba sa trabaho mo, kung saan-saan ka pumupunta, humingi ka ba, pati sa trabaho mo, naalaman ba ng boss mo to, tsaka mahalagang mga susi na yon sa opisina, masasakyan, eh pag nagpagawa ka ngayon doon, nako. Opo. So, anong sinabi nila sa inyo? Babayaran ka ba ng 80,000 na mahigit? Nung siningil ko po, inano ko po sila, tinatawagan ko kasi sabi naman po ng DIY na follow-up ka na lang ng follow-up. Follow-up ka lang ng follow-up. Mm-hmm. So, nung araw na yun, may mga nabili ka ba? Mayroon po. Ano yung mga nabili mo sa Mr. Do-It-Yourself? Bumbilya po. At saka?
Yun lang po ang naalala ko na. So, araw-araw na bumibili ka roon. Opo. Malimit ka. Anong kalimitan ng mga nabibili mo roon? May mga bolt, cutter. Mm-hmm. Sa mga gamit. Ano bang trabaho mo? Driver po. Driver at saka saan mo gagamitin yung mga gamit na yun? Sa bahay. Tapos kailangan sa ano kasi kami mga driver. In case na ano, mayroon akong nagagamit sa backpack na. Sa backpack. Mm-hmm. Nagda-drive ka rin? Opo. Mm-hmm. At nakita ko may susi ng Gwandia at saka Fortuner. Kanina mga susi yun? Sa pamangkin ko po. Sa pamangkin mo. So, lahat na to nang hinihingi mo sila na sinisingil mo doon sa kanilang nangyari, anong nangyari? Ayaw po nilang ano. Sabi lang po sa akin ng ano, nasa insurance yung nagpapalo up na ako. Nasa insurance nila? Oo. Sa insurance nila? Opo. Dapat sila nagpa-follow up para sa iyo. Yun nga po. Imposible naman yun. Ikaw na nga nawalan. Ikaw na naperwisyo. Nagtiwala ako sa kanila. Pagkatapos, sila pa ngayon nagsasabi, mag-antay ka lang. Opo. Sa akin yan, baka sinapatos ko ng mga pagmumukha nila. Hindi po pwede sa atin yan. Una sa lahat, hindi ganyan ang serbisyo. Parang lumalabas, Mr. Do-it-yourself. Pag ikay nawalan, do-it-yourself also kung paano mo gagawin. Mariosep naman to. Ano ba naman to? Sa halip na magbigyan ka. Ito, siguro mas maganda. Sige, tinawagan ng Bitag ang head office ng Mr. Do-It-Yourself DIY para hinga ng panig tungkol sa reklamo ni Ronnie. Ayon sa abogado na Mr. DIY, laging abogado agad ha, parang may mga kasalanan kayo ha, parang dumidepensa agad kayo, para kayong gumawa ng krimen, ang abogado ay dapat magiging tulay sa sinasabing solusyon, hindi para ipagtanggol kayo na wala namang kaso. Eh, ang abogado kasi importante makapagbigay linaw, gabayan ang sinasabing kliyente, kung ano yung tama. Mm-hmm. Handa naman daw makapag-ayos sila, itong Mr. DIY, sabi ng abogado. Subalit, kung titingnan po natin, eh, ba't nandito sa amin, Enero pa, handa ba kayo makapag-ayos? Baka gusto niyo nang kalimutan. Pero hiniling nila na gawin ito sa privado. Okay, kaya nga lumapit sa amin. Huling hantungan kami, hindi kami hukuman. Kapag medyo may reklamo na pupunta sa amin, hindi sa pinahihiya namin kayo. Gusto lang namin sabihin sa inyo, may pananagutan kayo. Ang negosyo, kukuha kayo ng lisensya, kukuha kayo ng business permit, kukuha kayo ng business at parang license to operate. Lahat po yan pinagkakaloob bilang pribilehyo, hindi karapatan. At may pananagutan katumbas ng sinasabing binigay na pribilehyo sa inyo. Eto, ayon pa sa abogado, hindi raw nila kayang tapatan ang presyo na hinihingi ni Ronnie. Paano yan? Baka akala ko ba may insurance kayo? Bay, ang insurance na, importante ang magbayad dyan. Kasi unang-una, gusto nyo sabihin, tatawad pa kayo. Anak naman ng tipaklong to, Mariosep naman. Dahil may kakulangan sa budget lamang daw sila nakalaan, ibig sabihin, kung ano lang inyong mibibigay. Kumbaga, salamat ha, papasalamat pa sa inyo. Hindi ganon, Mr. Attorney, sas Mariosep naman, Mr. DIY, hindi sa ginagawa namin, hindi kami anti-business. Inaasahan namin pagdating dito, consumerism kung tawagin, may pananagutan. May responsibilidad sa inyo mga kliyente nagtitiwala. Hindi sa sinisira kayo, pag ganyan na lang. Baka gusto nyong langawin na lang kayo dyan. Oo. Dahil may kakulangan ng budget, lamang daw sila nakalaan para sa inaasang, di inaasang sitwasyon tulad ng ganito. Akala ko ba may insurance kayo? Sis Mariosep, tawagan nga si Attorney Batas Mauricio rito para ito magkaintindihan tayo rito. Ay nako, Sis Mariosep naman. Oh, tandaan niyo to ha. Sa bawat batas, kami ho'y tinitake note po namin, karapatan ni naman. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating kapatid na nagpapabitag ng problema niya sa ipabitag muna, Ginoong Bentulfo. Ganon din po sa DIY. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Attorney, narinig nyo naman siguro. Ito naman po, Brento, Enero pa. Binigyan na ng perwisyo talagang lahat. Nagtitiwala siya sa establishmento na wala raw, nakita naman, di kinuha na magnanakaw sa counter na walang nagbabantay sa CCTV. Mm-hmm. Ngayon, ang sinasabi nila, kasalanan daw nila, sabi ng abogado, kung anong kalang kaya, kung anong kalang abot na makakaya, yun lang kalang bibigay. E laman po ng backpack, kung titingnan po na, in-itemize po ng pobre, sa tiwala po niya, lahat umaabot po ng
80,766. Yan po yung mga susi, inang yun po mga sasakyan, Grandia, Fortuner at iba pang mga gamit na sa loob, mga card niya. Eh, dito po, ano po ang pananagutan talaga ng anumang establishmentong binigyan ng pribilehiyo ng lokal na pamahalaan to operate? Of course, ganun din sa Department of Trade and Industry na may kinalaman sa mga mamimili o consumer ng titiwala sa mga establishmento. Pakipaliwanag ng Attorney Batas Mauricio. Maraming maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Actually po, katulad lang ito nung isa pang suliraning ipinabitag sa ipabitag mo kay Ginoong Bentulfo. Mm-hmm. Ano po yun? Ito po yung pananagutan ng mga hotels in and business establishments. Pangalagaan ang mga gamit at ang iba pang mga daladala ng kanilang mga customer na pumapasok. Doon po sa binabanggit sa Article 2176 at Article 2180 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, pag naipakita po ang pagpapabaya ng management o ng kumpanya, naku po, eh, talaga naman pong wala na siyang dahilan upang maghanap ng lulusutan dahil ang pananagutan, bunga ng kapabayaan, ang batas po ang nagtatakda. Dito po sa sinasabing reklamo ng ating nagpapabitag ng suliraning ngayong araw na ito, aday kung nakita po sa CCTV na talagang iba yung kumuha, ang laki po ng pagpapabaya. Ang una pong tanda ng pagpapabaya, bakit sandali lang? Bakit yata nawalan ng magbabantay doon sa mga pag at sa iba pang mga gamit? Ayun po yung napakalaki ng pagpapabaya, Ginoong Bentulfo. At kung ito naman pong CCTV video clip na ito ay hindi tinatanggap ng kumpanya, hoy, nabitag na kayo, magbayad na kayo. Okay. Simple lang po yan. Attorney, nilinaw niyo po ano yung responsibilidad. Hindi po lahat may karapatan na pwedeng mabigyan ng negosyo hanggat ay yung pribilehiyo na bibigyan ka ng lisensya, kaakibat niyan ay responsibilidad pananagutan sa iyong mga mamimili at magtitiwala sa inyong establishmento. Tama, attorney, hindi ba? Tama po yun. Kasama po yun sa ipinagkatiwalang prangkisa o di kaya lisensya ng munisipyo. Mm-hmm. Kahit po sa local government code nakalagay po doon eh. Mm-hmm. Conducting a business is not a right, but it is a mere privilege. Isang pribilehyo lamang na pinagkakaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng pamahalang lokal. Mm. Tungkulin po ng binigyan ng prangkisa yung nagninegosyo gaya ng DIY na pangalagaan yung kapakanan ng mga customer na makikipag-transaksyon sa kanila. At kung nawala po ito, pwede pong maging batayan para matanggal ang lisensya. Ayan. Siguro, attorney, para mas maganda rin, marinig mo rin itong nagre-reklamong lumapit sa si Ronnie. Ronnie, pwede mong kausapin kung ano mga magbagay na sa loobin mo o pwede mo isangguni sa kay Attorney Batas Mauricio. Yan dyan ngayon. Sige, magtanong ka. Sir, attorney po, maraming po. Sana po, mayroon pa akong ibang nawawala, pati po yung Quezon City ID ko. Mm-hmm. Tsaka yung TIN number ko po. Naalala ko lang po itong last week lang po. Tsaka mayroon pang Allen wrench na 9. Sana po, kung ano po yung naging bayaran po nila, pati po yung perwisyo ko sa ilang araw kong hindi pagpasok. E may maliwanag naman po, kapatid, Ginoong Bentulfo at mga kababayan, pagka po ganyang may perwisyong itinunod yung kapabayaan ng sino man sa kanyang kapwa, kasama po yung mga kumpanya na nagninegosyo o naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtransaksyon sa publiko, may tungkulin po silang magbayad ng daños perjuicios. Maliwanag po yan sa Articles 19, 20, and 21, sa mga artikulo po ng tinatawag na pakikipag-ugnayan sa kapwa ng Kodigo Sibil, human relation. Anyone who causes damage to another by negligence, yan ang maliwanag po yan, and liable for damages, Ginoong Bentulfo. Lahat yan pwedeng singilin. Okay. Tama. Attorney, may karapatan ba yung sabing establishmento, particular yung abogado ng Mr. Do-It-Yourself, na tumatawag po sila na hindi sa inaasahang pangyayari, kaya hindi raw nila mababayaran bagkos wala daw po silang budget, pero may insurance naman. Eh, sinasabi rito kay Ronnie, sa tagal ng panahon, Enero pa, ay Mayo na tayo ngayon. Hindi po ba grave negligence na to, sir? Maliwanag po yung binabanggit nyo, Ginoong Bentulfo, sapagkat kung talagang may insurance po yan,
at nagbabayad sila ng premium. Doon po naka-angkla yun, ano ho, Ginoong mm-hmm. Bentulfo. Nagbabayad ng tamang premium. Mm-hmm. Wala pong dahilan para abutin ng ganito katagal yan. Mm-hmm. Dahil kung hindi siya magbabayad, yung insurance company, matapos ipresenta ang mm-hmm. claim noong pong insured, yung mm-hmm. pong may insurable interest na tinatawag dyan, sa ilalim ng insurance code, kailangan po magbayad siya agad yung insurance company. Mm-hmm. At kadalasan po hindi nagtatagal yan. One month transaction dapat tapos na yan. Attorney, tama po kayo dahil batas sa batas, ano? Sinasabi niyo yung anong batas, pero dapat dito manghimasok siguro, ipapasok namin sa DTI dito, Department of Trade and Industry, dahil ito'y may kinalaman po sa isang mamimili, nagtiwala po sa kanilang serbisyo at sa kanilang establishmento, ay kung ganito po, siguro kinakailang arbitration na rin ang sinasabing Department of Trade and Industry. Hindi po tama ba, attorney, po na parang pwede na lang ipagharap yung dalawa para makita ng Department of Trade and Industry ito ho, yung mga bagay na gawin kasi baka pinatatagal po siguro ng sinasabing establishmento dinadaan sa abogado, pero dito sa akin, malinaw, pwede po natin gamitin po rito para sa kabatiran po ng mga nanunod na meron po tayong Department of Trade and Industry sa mga itong klaseng ano, consumer rights, kung tawagin po natin, sila po yung mga bumibili, nagtitiwala po. Bumili po siya ng bumbilya. Kahit na papano, sa tuwing umuwi siya, dumadaan siya po doon, natutuwa siya, eh dito, pagkatapos yung bumili ng bumbilya, pagtingin niya sa counter, wala ng kanyang backpack. Yun, matindi. Tama po kayo, Ginoventul po, at tawagin takayin natin po ako dyan. Lalo na po, kung iisipin natin na meron pong maliwanag na tungkulin ang DTI mag-imbestigado sa kanyang consumer relations desk na tinatawag. Mm-hmm. Bahagi din po, ulitin natin, ng prangkisa o karapatan magnegosyo yung pahintulot ng Department of Trade and Industry yes. sa pamamagitan ng kanyang regional office. Diyan mm-hmm. po nagpapatalayar eh. Mm-hmm. Lalo na kung yan ay single proprietorship o di kaya ibang klaseng negosyo na single proprietorship ang dating. Ngayon po, sa kabilang dako, kung ito po ay corporation, ay kumpanya o partnership, eh po pwede rin po sa Securities and Exchange Commission dahil, pero kung ganyang customer rights ang ating isusulong, yan na nga po pwede rin po sa Department of Trade and Industry. Mm-hmm. At okay. Matanong lang po ako, nabanggit ba kung sino yung insurance company? Sinabi ba sa inyo insurance company? Wala po. Pero sinabi ng abogado may insurance? Apo, sabi ko. Mag-aantay-antay ka lang. Antay lang daw po ako. Kaya lang sinasabi nila, hindi na mababayaran. Kasi inaakaw nila, kung sinasabi nito na sila mismo magkiklaim para sa'yo na nawalan ang customer, dahil sa kanilang kapabayaan, bahala ng insurance, tataas nga lang ang premium nila. Kaya siguro, attorney, parang ayaw na i-declare. Ayaw po ako dyan. Medyo, alam po ninyo, kaya ko po naitanong naman yon. Kasi pwede naman po tayong bigyan ng karapatan nitong DIY na to. Tama. Upang tayo na ang maghabol din doon. Exactly. Opo eh. May adjust, insurance adjuster, mayroon po magtatanong, titingnan lahat ang kantidad. Correct. At pagkatapos, ibabayad po kusa ng loob ng sinasabing insurance, let alone kung ano man yung sinasabing na dineklara doon sa sinasabing laman ng backpack niya. At pagkatapos, charge it to the premium na sa susunod, tataas ng konti dahil kapabayaan. Mm-hmm. Ayaw po siguro ng DIY na siguro mm-hmm. na i-deklara to at ayaw nilang i-claim sa insurance kasi sa susunod, tataas po ang kanilang premium. Kasi oh, yeah. may kapabayaan pong nakikita na wala pong nagbabantay sa counter at kitang-kita mm-hmm. sa CCTV. Pananagutan po nila kaya yun po siguro. Ngayon pa man, attorney, pwede po, kahit na mga doon sa mga dealership na mga sasakyan, kuminsan kapag may reklamo po, yung mga, customer din po, nanghihimasok po yung DTI. Dito po naman kasi, hindi na po pinag-uusapan kasi consumer po to eh. At dito po sa parting tong karapatan ng consumer na nagtiwala doon sa kanila, sa kanilang kapabayaan, pwede po manghimasukan, obligahin po ng sinasabing DTI, bayaran itong pobre ngayon na perwisyo na, anim na buwan. Attorney, anim na buwan na. Opo. Kawawa na. Bahagi po yan ang Consumer Protection Act na umihiral ngayon, Ginoong Bentulfo. At, maswerte po itong nagpapabitag sa ipabitag mo kay Bentulfo ng kanyang problema dahil tiyak, pagka po nalaman ng DTI, na ito po ay napag-usapan na dito po sa ipabitag mo kay Bentulfo, nako po, sigurado pong may pagkilos kagad. Agaran okay. po yan. Okay.
Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo uli ng kaalaman dito po, educational, informational, sa lahat po ng mga sinasabi ninyo. Nauukol po sa batas, kaya napakahalaga po ang karapatan po ng mga mamimili na lahat po yan sa sinasabi sa civil code at ano ba mga sinasabi pang mga kaukulang batas. Nabibigkas niyo po, natututo po si Juan de la Cruz. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon, Ginoong Bentulfo, na makatulong sa pagpapaliwanag sa mga batas sa karapatan ng ating mamamayan. Magandang araw po. Okay, ganito na lang sa iyo, Ronnie. Relax ka lang. Pasok ka na sa amin. Wala akong pakialam kung sinong abogado, kung sino man yan. Ginagawa naman lang trabaho nila. Pero para sa akin, hindi naman siguro makikipag, hindi sasagot sa atin itong mga abogado rito. Sigurado, maiipit sila. At kung tatawagan natin siguro, baka sasabihin ito, privado, mag-uusap na lang kayo, pero ayaw kitang i-turn over sa kanila kasi madidihado ka. Itong gagawin natin ito. Ito po ang gagawin ng bitag. Kami po ay makikipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission. Makikipag-ugnayan din po kami sa Department of Trade and Industry. Makikipag-ugnayan din po kami sa lokal na pamahalan dito po sa Quezon City, dahil sa Cubao po ito. Lahat po yan, iikutan po natin para makuha pong katarungan bilang isang mamimili nitong si Ronnie. Ganun po ang amin. Tumatayo po kami sa mga taong nadidihado. Binabaliwala dahil maliit na tao. Wala kaming pakialam. Higante man kayo o dawende. Kahit na pa kayo si Este, si Judas, si Barabas, wag lang si Satanas. Ang katapat po niyan, hashtag ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan sa umaga, serbisyo, tulong, may tatak, Tulfo. Sampu ng aking mga kapatid, Rafi, Erwin, ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod! Dumpsite, hinarangan, mga mangangalakal, hindi na makapasok! Kasi po, napakalaking importante po sa amin. Dahil po yun lang po yung kinabubuhay ng maraming tao sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pangangalakal sa isang dump site ang kinabubuhay ni Irene at ng kanyang mga kapitbahay. Pero isang araw, nagulat na lang sila ng lagyan ng harang ang nasabing dump site. Sir Ben, nandito po kami sa Bitag upang ireklamo po ang mga taong nagpapahirap sa amin. Dahil kami po ay simpleng mga ngalakal lamang. Ang ireklamo po namin ay sina Norilyn na siya pong nagtatapon ng truck-truck na basura. At si John John po ang caretaker ng lupa at ang aming kapitan na siya pong nakakaalam ng mga ginagawan ng nila Norilyn at nila John John na pinapayagan niya pong magtapon ng truck-truck na basura. At po si Bunny Velasco ng sentro dahil siya po ay nanghaharas po sa amin. April 17 po, Lunes, nagpunta po sa amin si ang senro at ang barangay captain at mga staff niya at mga pulis. Yung sabi po sa kapatid ko, bakit daw po nagtapon ng basura? Bakit po kami ang titikitan niyo ng illegal dumping? Eh hindi naman po kami ang papatapon ng basura kung hindi po si Norilyn po at ang John John ang magkakasabwat, pati po ang kapitan sa pagtatapon po ng basura. Hindi po kami ang mga simpleng mamamayang nangangalakal lang po. Sir Ben, kaya po kami lumalapit dito sa Bitag kasi po napakalaking importante po sa amin ang nangyayari po sa aming buhay ngayon, lalo na po kapag po nawala yung junk shop. Dahil po yun lang po yung kinabubuhay ng maraming tao sa amin. Hinggit po sa 10 pamilya ang maaapektuhan pag po napasara po yung junk shop at mawalan po kami ng hanap buhay at mawalan po kami ng tirahan. Kaya po nagmamakaawa kami, Sir Ben. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito pong sumbong, ano? April 17, pumunta ng sentro sa City Environment and Natural Resources sa Barangay Kaingin, Maykawain, Bulacan. Tinikitan ang kapatid ni Irene ng illegal dumping dahil sa di umano'y pagtatapon ng truck ng basura. Hindi pumayag ang kapatid ni Irene at tikitan sila. Subalit, nang nagpunta, ito'y pagpunta nila sa City Hall ng Maykawain, lumalabas na illegal dumping na rin ang itinikit sa kanila. Ayon kay Irene, hindi sila nagtatapon ng basura, truck ng basura.
Kung hindi, ang kabarangay nilang si Norwelyn. Kaya nakakasama natin ngayon sila dito sa live. Sila yon. Mm-hmm. Si Irene Gonzalez, Maristela Copian at kasama nila. Okay, magandang umaga sa iyo, Irene. Good morning po. At sa iyo, Maristela. Good morning po. At yung dalawang kasama, ikaw si Manong, ano naman? Kayo naman? Si Evalisa. Ano? Evalisa po. Evalisa. Akala ko noong una, hindi kita papapsukin. Akala ko bata eh, bawal lang. Anyway, so ganito. Kayo ba'y nakitaan, natsyempuhan, naaktuhan, may testigo na kayo'y nakita nagtatapo ng basura? Wala. Wala po. So, paano kayo natikitan na hindi naman kayo nakita maliban sa suspecha lamang, haka-haka, kuro-kuro, kurabansay, na parang kayo'y inaakusahan ng hindi man lang kinuhana ng panig para patunayan na kayo'y nagkasala? Importante ang pagpapatunay doon sa nag-aakusa, sila magpapakita ng ebidensya na kayo nga ang nagtapo ng basura. Yun ang gusto niyo sabihin. Opo. Inaakusahan kayo ng bagay na tinatanggi ninyo. Ang sino man nag-aakusa, kinakailan may patunay, may ebidensya. Opo. Totoo. Ang tawag niyan sa salitang English, the burden of proof is what the accuser and the defendant or the respondent will have to defend himself. Ang ibig sabihin, ang ito'y nasa balikat ng nag-aakusa, ang pagpapatunay na sila nga'y may ginawang hindi tama kasi may ebidensya. Merong dokumento or video o may titistigo. Pero mahirap yun, testigo lang nang hindi ka nakita at naaktuhan, plain view. At maraming nagsasabi na kayo dyan sa lugar na yan. Kaya inaalam ko muna, nag-iimbestiga na ako. Tigil na tayo sa sumbungan. Sigurado ba kayo walang nagsusumbong, wala doon sa lugar na sinasabi, tinuturo kayo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi marami doon nakakita sa inyo. Wala bang ganun? Wala po. So itong nagbigay sa inyo ng ticket na pinaalis ka roon, kasi nagtatapon kayo, yun ang sabi. Opo. Sino may sabi niya? Yung ano po, si Fanny Velasco po. Sino si Fanny Velasco? Ang sa ano daw po siya, nang tinanong ko siya, sa mayor's office daw po siya. Paano niya nakita kayo kung sa mayor's office siya? Hindi ko at po. At ano naman ang ebidensya meron siya? Sa akin, importante, tagtatanong muna ako, hindi mo talaga alam kasi kaya ka nga nandito eh. Kung alam mo, eh may masasabi ka. Kaya ako nagtatanong kasi ito ang aking pag-iimbestiga. Hindi kami basta sumbungan. Naniniwala ako may karapatan ang sino man inaakusahan, ipagtanggol ang kanyang sarili, mapaliwanag the right of the accused to defend himself. Yung karapatan ng inaakusahan ay pagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng akusasyon ng nag-aakusa na meron silang ebidensya, katunayan na kayo nga. Meron bang video? Baka meron naman nakakita sa inyo, sinelfon ang kayo, tapos nakita kayo na ginamit ng City Hall. Baka meron din nakakita ng mga kapitbahay na kayo nga at sinasabi, marami nagre-report laban sa inyo. Mm-hmm. So, sino nagbigay ng ticket sa inyo na parang sinasabi, kayo nagtatapon at nagbigay sa inyo ay Senro City Environment and Natural Resources Office? Pinatikitan po ako ni Vanny Velasco. Si Vanny Velasco, sino yan? Doon po siya sa mayor's office. Nakita niyo ba kayo kung magpapatiket? At tanga naman siguro yung magtitiket ng hindi nila nakikita. Mm-hmm. So kasi para mo sinabi, sinabi ng Vanny Velasco, kung yan ang sinasabi mo, o tikitan mo to. Tapos dahil sa mayor's office ako, hindi kaya? Parang gusto mo sabihin, ako sa mayor's office, tikitan mo yung mga yan. Hindi po sir. Hindi po. Kasi po ang unang ticket po talaga is no business permit. Tapos ayaw pong pumayag na dapat po yung illegal dumping. Ang problema po, sabi ng kapatid ko, ba't mo titikitan ng illegal dumping? Hindi man kami nagtapon ng basura. Mm-hmm. Pwede mo akong titikitan ng non-business permit kasi wala pong permit yung dumping. Mm-hmm. Okay. Kaya lumabas po sa ticket is illegal dumping pa din. Mm-hmm. Kaya ang lumalabas dito, tinikitan kayo at ang ticket ninyo, kinukontest nyo ba ngayon? Kaya ba nandito kayo dahil kinukontest nyo? Opo. Kumbaga, sinasabi ninyo, bakit naman ganun? Eh, hindi kayo matikita ng no business permit, eh, basura na nga, kinakailan mo ng permit, nangangalakal, scavenger na nga. Opo, sir. Basta't importante ron, kung nandun nga kayo, wag lang kayo magkalat, eh, panatiliin ninyo. So, parang lumalabas, kayo inaakusahan, at walang maibigay na parang nakakahiyangan naman na nasa dump site kayo, tapos kinukunan kayo ng business permit. So,
ang mas maganda siguro, illegal dumping. Illegal dumping, ang pagtapon ng basura. Hindi naman po kami nagtapon. Wala po kaming kakayahang magtapon ng basura. Okay. So, pinababayaran kayo ng 4,000 Ang nasa ticket po kasi... Kayo nakikita sa ticket? 1,000 po. 1,000 po, sir. First offense daw po. First offense. Opo. 1,000. Nakala ko 4,000 eh. Parang siya siya na. Opo. Bakit 1,000 pero 4 sa bandang dulo? Hindi po. 1,000 po talaga yung nabayaran namin. 1,000 po yung nabayaran. Okay. Anyway, sige. Kayo ba'y lumapit sa kapitan para sabihin, Kap, bakit naman to ganito? Alam ba ng kapitan kayo naninirahan doon sa dump site? Opo. Ano sinabi ng kapitan sa inyo? Ayaw po siyang bigyan ng permit. Tapos sabi niya wala daw po kami, wala siyang pakialam sa amin. Tapos kasama po kayo siya ba'y residente sa lugar o malapit sa Kaingin, May Kawayan? Opo, residente po. Or kayo'y, kumbaga, nag-set up lang ng inyong sinasabing maliit na parang... Hindi ko maintindihan kung bahay or opisina or... Bahay po. Bahay, po. Doon kayo nakatira? Opo. Gaano kayo katagal nakatira doon? 2 years na po ako. CTU po, 15 years po. Mm-hmm. So 15 years. Ikaw naman, ilang taong ka doon? 2 years po. Ikaw kasama naman? Po. 2 years din po. Siya naman? Ne? 7 years. Seven years. Sigurado ka? Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na daw? Meron ba po siyang gustong sabihin siya? Ano yung sasabihin mo? Isa rin po akong nakulong po ni Bunny Velasco po. Pinakulong ka? Opo. Anong kasalanan mo? Dahil po daw sa basura, pero nangalaka lang po ako. Siguro tawagan natin tong Bunny Velasco na to para makukuha na ng panic at ayoko na siguro. In the meantime, tawagan muna si Kap para maging malinaw dito. Parang kung totoo man ang sinasabi ninyo, yan ay pang-aape. 10 tao po kami, sir. 10 tao kayo? Mm-hmm. Walo tao po. Okay. Kailan kayo nakulong? Year 2017 po. Lumabas ako, 18. Nakinulong ka? Opo. Anong kasala mo? Wala po. Basta nagdampot na lang po siya bigla. Hindi na siya nagtatanong ikaw sa tao. Ikaw ba'y inaresto? Paano ka dinampot na hindi ka inaaresto at kinulong ka? Ang taong, ang kanong kinukulong, inaresto muna siya. Binasahan siya ng karapatan at ang kanyang pagkakasala, anong krimen ang kanyang nagawa, kaya siya kinukulong. At importante, pagpapakulong, ang umaaresto sa iyo ay pulis. Ang siyang magkapangyarihan, ahente na alagad ng batas. Walang karapatan ang sino man gumawa ng pag-aaresto, kahit citizen's arrest, ito turn over ka sa pulis. So, kung totoo man ang sinasabi mong inaresto ka nitong sa mayor's office, Bunny Velasco, na wala man lang pulis, tapos kinulong ka, saan ka dinala? May mga pulis po silang kasama. May mga pulis silang kasama. Naaktuhan ka ba ng mga pulis na pagnanakaw? Wala po silang. Ano to? Citizen's arrest? Ano to? Yung ano, parang... Illegal dumping po ang kinaso din na sa nakita ka ba ng illegal dumping? Na naaktuhan ka ba? Wala po. Nung inaresto ka lang ng pulis nang wala namang sinasabi sa iyo, kay inaaresto sa salang pagtatapon ng basura, ito'y paglabag sa sinasabing ordonansa, bla bla bla, kaya may karapatan ka manahimik. Ano mang iyong sasabihin, magagamit laban sa iyo. May karapatan kang kumuha ng abogado, kung wala, bibigyan ka namin. Ang taong inaresto, binibigyan ng abogado. Ito sa kabilang linya. Para maintindihan nyo, sa lahat ng mga simpleng tao, kapag kayo nanood dito po sa hashtag ipabitag mo, kami po ay tumatayo sa mga taong nilalabang karapatan. Wala akong sino man ang pwedeng mangape o iaapihin ang mga taong walang-wala, lalo-lalo tingin ninyo dahil basura na rin, hindi na tao. So ito si Cap Arnel Rivero. Magandang umaga, Cap Arnel Rivero. Good morning po, sir. Okay, sir. Maraming salamat sa pagnaggap niyo po ng tawag namin. Tayo po ay napapanood live ngayon sa IBC TV 13. Ganon din po sa CLTV 36 at sandamakmak po. Sandaan po ng mga cable providers sa buong bansa. So simple lang po ang aking tatanong, sir. Una, salamat sa pagtanggap ng tawag po namin. Sir, Cap Arnel Rivero, meron po rito ang 4 na residente raw nakatira dyan sa may dump site ninyo. Sila po ay nangangalaka lamang. Binigyan daw po sila ng ito'y ticket ng environmental, city environmental
Natural Resources Office. Ang tanong ko lang, sir, sila ba'y inaaktuhan, pinaparatangan, hinala, suspecha, na walang katunayan pagkatapos binibigyan ng ticket? Gusto ko lang po malaman kung ito po'y dumaan po sa inyo. Ay, opo, sir. Nakarating po kasi sa akin na may nagtatapon ng basura dyan. Naaktuhan po ba yung tsunsino? Sila po ba yung nagtatapon? Hindi po naabutan yung truck pero kababagsak lang po ng basura. Okay, sir. Ganito po, sir. Okay. Matagal na po kasing problema ng barangay yan. Unang-una po, may jam shop sila dyan na illegal dahil wala naman pong permit. Mm-hmm. Kasi po, kaya po hindi mabigyan ng permit yan, napakarami pong basura sa paligid nila. Mm-hmm. Ilang beses na namin kinausap yan, hindi pa rin po sumunod. Ngayon po, hanggang sa pati po ang DNR, pinuntahan na rin po sila, hindi pa rin po sumunod. Hanggang sa nagkaroon po ng mga illegal dumping dito sa barangay Hengin ng basura, pinuntahan namin, marami pong basura sa kanilang sakupan. Okay, sir. Sir, sandali lang po, sir. Ano? Ako po ay mag-iimbestigaran. Di po kami nagtatanong ngayon. At sinisiguro ko po, sir, dahil kami po ay tulfo, tagapagtanggol po kami ng mga taong maliliit. Kung ito po ay totoong nagtatapon ng basura, tutulong po ako hanggat sa makulong kung kinakailangan. Ang gusto ko pong tanungin po, sir, meron po ba tayong ebidensya or ito ay base sa hinala? Hinala lamang pero walang mapakitang ebidensya or testigo. Pangalawa, sir, doon sa sinasabi ninyo, hindi sila tumitigil dahil basura sa paligid nila, nandoon po sila sa basurahan eh. Ano pong gagawin nila? Lilinisin ang basura sa paligid nila? Kinakalakal po nila ng basura. Maliban na lamang kung nakikita nyo, kinakalat po nila ang basura at may mga tao po kayo nakakita, nilalabag po nila ang batas. Ang gusto ko maintindihan, kung sino po nag-aakusa, sila po'y dapat marinig po ang kanilang panig at pagpapaliwanag. Hindi po pwedeng akusahan po natin base sa hinala, suspecha, or sumbong na walang patunay. Kasi ang pagpapatunay po sa mga taong nag-aakusa, kinakailangan may ebidensya po sila. Meron pong nakakita, at hindi lang po dyan, merong video, merong binantayan talaga para malaman kung sino nagtatapon ng basura. Hindi po natin pwedeng, dahil nandoon po sila, sila ganso suspechahan natin. Ito pong pagkasasagawa po ng kung sino man dyan sa inyo, profiling po, palibhasa sila po ay nasa paligid ng basurahan at pangangalakan ng basura. Pinoprofile na natin sila na sila ay walang ginawa kung magkalat ng basura kasi sila nakapaligid sa basura. Pinoprofile natin sila na palibhasa sila nakatira doon, may karapatan na sila magpapasok ng truck na sila ang magtatapon ng basura. Hindi po ba, sir, dapat imbestigahan ninyo, tauhan ninyo, lalagyan ninyo ng mga barangay kung sino mga truck na pumapasok patungo ng basurahan? Sa halip na ituturo ninyo mga taong wala namang, kumbaga, wala namang kayong ebidensya. At gusto ko makita kung may patunay po, kaysa naman po siguro ay hindi nyo po magawa yung sinasabing pagiging ama ng barangay Kaingin at pakikita nyo talagang binigyan ninyo ng karapatan po marinig, magpaliwanag, the due process to explain. Wala po ako nakikitang ganun, sir. Okay po, sir. Ganito lang po. Wala naman pong problema kung ganyan po ang sumbong po sa inyo. Salamat naman po sa inyo dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon. Pero mas mainap po siguro, sir, kung makakaharap po at makita niyo po yung lugar. Nakikita po namin, sir, sa video, marami po talagang basura kasi wala pong pagkinakaiba, dump site po yan. Ano pong gusto niyo sabihin? Lumika sila? Siguro, sir, dyan sa mga basura na yan, dapat yung syudad mismo, inalaw ba yung dump site na yan? Alam ba ng Senro? Yan ay dump site ng syudad. Kung yan po yung dump site yan, dapat lagyan po ng sinasabing bakod na yan ay dump site. Sino po nagtatapon dyan at bakit pinapayagan po magtapon dyan? Inalaw po ba ng syudad dyan? Sir, sorry po. Matagal na pong sarado po itong dump site na to. Okay. So may nagpapapasok, private sir? Private property na po kasi po ito eh. Okay. Ganito okay. po. Okay.
Sige sir, ha? Private property pala sir. Okay. Alam ba ng private property owner sir na sila po'y naninirahan sa loob ng sinasabing private property na parang ginawang tambaka ng basura? Opo, ganito po sir. Lumipat po sila dyan, pinigil po namin kasi po ang bahay nila nakatuntong po sa gilid ng creek. Sir, sir, tatanong po natin. Opo. Alam ba ng private property owner na sila'y nandyan, na sila po'y yung pong may nagmamayari, may karapatan palayasin sila, arestuhin sila dahil hindi siya pumapayag sa kanyang property. So, wala po sa poder ng lokal na pamahalaan. So, ngayon, sir, ang property owner ba nagre-reklamo? Nire-reklamo silang palayasin sila dyan? Pinalilika sila? Sir. Ganito po, sir. Ang may-ari po kasi ng property nito, wala po rito sa Kaingin. Saan po? Opo, nasa, hindi ko po alam kung saan po sila nakatira, kung Quezon City o sa Manila. Ngayon po, meron lang po silang caretaker na nahan dito. Alam po ba ng caretaker na sila ay nandyan? Nagrareklamo po sa barangay, nagrareklamo po doon sa sinasabing City Hall na sila ay palikasin na. Ang sinasabi po ng caretaker, hindi niya alam na nagtayo dyan at tumayo sila ng bahay. So, kami po, may reklamo po ba ang caretaker sir sa kanila? Sorry po? May reklamo ba yung caretakers sa kanila na kumbaga sila'y nagkakalat, nagpapapasok ng basura at ang akusasyon mismo ng caretaker, nakikita ng caretaker, ang caretaker ba sir nakatira sa sinasabing lugar na kung saan nandoon yung mga basurahan? Ay, ganito po sir, hindi ko po alam kung ano nagiging usapan nila. Sir, sir, ang caretaker, pag sinabing caretaker, namamahala, nandoon siya sa site para makita niya. Kaya nga po, sir, hindi ko alam kung ano ang usapan nila. Hindi, ibig mong sabihin, po, ang caretaker, sir, sir, sandali lang, ano, para hindi po tayo nagtatalo, kanya-kanya po tayo, pwede po tayo magsagutan nito. So, in other words, sir, gusto mong sabihin, itong si John John Caningin, alam niya na itong mga ito nandyan sa loob pero hindi nire-report sa may-ari. Parang may sabwatan. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam. Oh, so, sir, ibig sabihin, kulang po tayo sa investigation. Ay, kasi po ganito, sir. Pag pinupuntahan po namin yan, ang sinasabi po nila, alam ng caretaker. Bakit hindi niyo po hanapin yung caretaker si John John? Ganito po, sir. Kaya nga po, pag pinuntahan namin yan, sinasabi nila, alam ng caretaker. Si John John ba, sir, nakatira doon sa site para... Po niya alam. Hindi alam ni John John? Eh, ganito po, sir. Mas mainam po siguro, makakaharap kasi po, magtuturuan lang eh. Alam mo, sir, ako naman po, sir. Tinitingnan ko lang po, sir, kung tama po ba nilabag bang karapatan nito mga basurero, mga scavenger kung tawagin, nabubuhay sa basura. Kung nga ba talaga sila inaakusahan, binigyan ng ticket ng sendro, nakita sila, or ito'y suspecha, sumbong lamang. At wala namang patunay, nilabag po natin ang karapatan nila. Eh, siguro po, sendro po mga kasagot niya, sir. Sendro. Mm-hmm. So, opo. So, ang sendro naman, sir, magtatanong dahil kayo po yung barangay dyan. Ang sendro naman, kuminsan dyan, hindi naman sila wala naman silang opisina dyan sa lugar. So, kung kaya anong sumbong po, sa kanila sa lugar, sir, sa akin lang siguro, sir, ano? Magpatayo opo po kayo ng opo outpost dyan. Sa lahat po ng mga truck na pumapasok, harangin nyo, baka pumasok doon sa dam site. Hindi po ba, sir? Ginagawa po namin, sir. Meron pa po, sir. Checkpoint kayo, sir. Sorry? May checkpoint ba kayo doon sa papasukan, sa lugar, patungo doon sa basurahan? Yan po, sir. Meron kami sa araw. Sa gabi po, halos hindi na namin na-monitor pagka sobrang lalim na po ng gabi. Kaya ang suspecting nyo sa gabi, sila. Hindi po sila ang sinasabi ko, sir. Hindi ko po alam kung ano yung ano ng sendro. Okay, siguro sige, po, sir. Okay, sige, sir. Yung tungkol po sa ticket, baka sendro po ang makakapagpaliwanag sa inyo. Alright, sige, so, sir. Yung tungkol po dyan sa tao po nagre-reklamo, mas mainam po kasi na makakaharap. Kasi po, nagtuturang pinatawag ko po sa barangay yan, sir. Okay, sige, sir. Sandali, sir. Sa barangay, sir, sandali lang po, sir. Ano, Arnel? Cap Arnel? Cap, sandali lang, sir. Ano? Cap, sandali lang, Cap. Kayong dalawa, nakikinig kayo kayong apat, di ba? Sagutin nyo si Cap. Hindi kami dalawa ni Cap. Sige. Kasi po, sir, ganito pakinggan po. Pumunta po. Pa po, sir. Sige, sandali. Baka pwede po akong pakinggan.
Pinatawag po sa barangay ay inimbitahan lahat ng involved dyan sa basurahan. Ngayon po, hindi po sila tumugon, hindi sila pumunta. At sinasabi nila, abogado na lang daw. Pinadala ko po ng letter yan, may receiving. Ngayon po, pinapuntahan ko ulit sa tanod ko para imbitahan dahil nandito na po kami sa barangay. Nandito na rin po yung mga residente ko na inimbitahan namin, yung mga involved. Para po kung magtuturoan po, maipagtanggol naman po ng bawat isa kung totoo o hindi, yung pinaparatang. Mm-hmm. Ang problema po sa kanila, sir, ayaw nilang pumunta. Ano po dahilan? Mm-hmm. Sige, sir. Sandali. Huwag ikaw. Mukhang pa... No. Siya, ikaw. Ako po yung ano talaga dito, sir. Sandali muna. Anong papel niya? Dapat umiiyak-iyak siya. Opo. Hindi, ikaw muna. Ikaw sumagot. Bigyan mo ng mic. Sige. Sige. Pasensya na po . Kasi po, nung kaya hindi kami pumunta sa inyo noon, hinaras nyo na po kami nung una. Bakit po kami makikipag-usap sa inyo? Hindi naman po kayo naniniwala sa amin. Ang pinapanigan nyo po si Nori at saka si John. At alam nyo po yan, Kapitan, na involved kayo sa mga truck na dump na basura na yan na tinatapon. Sandali, inaakusan mo siya ka? Sige po, ma'am. Hindi po, involved, parang involved po siya dun. Kasi si Nori rin po. Sandali muna. Sandali, kap. Sandali. Huwag ka magsasalita kapag hindi ka sigurado, huwag ka mag-aakusa. Sigurado po ako, sir. May ebidensya kasi, Kap? Anong ebidensya pinanghahawa? Isang text message po at saka yung mga plate number at saka yung mga truck. Yung mga plate number kanino? Kay Norilyn po. Si Norilyn? Anong kaugnayan ni Kap kay Norilyn? May usapan po sila. Bakit mo nasabi may usapan? Bakit? Nakarinig sa text message po. May pinasa po sa akin. Sino nagpasa ng text message? Galing po kay Aladdin. Sino naman si Aladdin? Foreman ni Norilyn po. Involved si Kap. Okay, ganito na lang. Ay, Kap, mukhang magulo ata to. Kap, medyo, sige, ganito Kap, salamat sa pagtanggap mo. Unless kung may sasabihin ka, Kap, mukhang mawawala po tayo rito, Kap, kasi medyo haba ng konti, Kap, Ako nga pala, Kap, una sa lahat, salamat ang pagtanggap mo. Medyo aawating ko po sila, Kap, na pag-aakusa, okay? Hindi ko po papayagan na kayo inaakusa na walang ebidensya. Ito naman sinasabi, meron sa text, pero dapat sinusuri muna yan. Ngayon, Kap, ako nagsasabi sa inyo, hindi ko po sila papayagan na mag-aakusa ng walang matibay na ebidensya. Okay, Kap? Opo, ganyan po kasi sila, sir, makipag-usap. Sige, Kap, naintindihan ko. Kaya nga po, mas mayroon po magkakaharap. Sige, Kap, maraming salamat, Kap. Nakita ko, Kap, yung mga dapat nakita ko. Thank you po, Kap, at... Hindi po ako naniniwala hanggat nakikita ko po yung ebidensya. Hindi po ako chismis. Hindi po kami marites dito sa hashtag ipabitag mo. Maraming salamat, Kap. Okay? Imbestigahan ko sila. Okay, sige. Kayo, huwag kayo mag-aakusa at huwag niyong gagaguhin, bababuhin ang programa ko. Kasi kung iaharap ko sa inyo, tandaan niyo, Tulfo nang nag-iimbestiga, ha? Alam po namin yun. Huwag niyo akong gagalitin. Hindi po. Ngayon, para sa akin, ayoko ng akusasyon. Kung pinagtanggol ko kayo sa karapatan ninyo, palagay ko, huwag muna kayo mag-aakusa. Okay? May tamang venue para dun sa akusasyon kayo yung nag-aharap-harap. Opo. Ayokong pinag-aharap na para kayong pinag-aaway dito. Opo. Hindi to programa yung away. Kung gusto mo, away, ha? At ayoko ng mga marites chismisin dito. Ito muna, tawagan to si Ricardo Santa Ana, ng head ng sinasabing Senrot, makausap to. At tawagan nga to. Ito muna sa Senro. Importante matawagan to. Sige. Nagiging magulo rito kasi kung kayo, una sa lahat, kayo ba'y alam ng sinasabing may-ari ng lupa na kayo nandyan? Opo. Bakit mo sa'yo? Opo ka ng opo. Baka papas, pagkatapos, pag tinawagan namin may-ari, sasabihin, wala naman kayong karapatan. Nakita po. Iba yung nakita kayo, pero hindi pa kayo sinisita, pero hindi siya sangayon. Nasita na po niya kami. Sinita kayo? Dumaan po kasi Sandali. Sinita kayo. Ba't kayo sinita na may-ari? Sabi niya, saan kayo galing? Sabi namin, kami po yung nakatira sa dulo. Okay. So, binigyan... Sakay po kami nung sasakyan namin na pandeliver. Okay, sige. Tanong. So, pumapayag ba siya na kayo sa loob ng kanyang pag-aaring lupain? Sabi niya po, okay lang daw po may hinatao doon sa dulo para daw po hindi tumatas yung damo. So, pinayagan niya kayo? Opo. Nandun po yung caretaker na yun, si John. Okay, sige. Sigurado ka? Opo.
Kasi kami mag-iimbestiga, kami marunong kami mag-iimbestiga. Sa linya ng telepono, ito po yung City Legal na may kawayan. At bago ang lahat, bakit City Legal? Hindi yung sinasabing Sandro, siya yung nagbigay ng ticket. Okay? Ano nangyari doon? Okay? Nangyari doon sa ano sa Sandro, Sandro, napunta tayo sa City Legal. Ba nangyari doon sa Sandro? Ah, sa City Legal. Ayaw sumagot ng Sandro, ha? Huh? Okay. So, ayaw sumagot ng Sandro ng may kawayan, kaya dito tayo binato sa City Legal si Attorney Bernard. Attorney Bernard who? Bigay mo nga ako ng last name nito. Importante. Bigay ko. Sino bang nasa linyo, kabilang line? Give me the last name ng magiging kausap natin sa ere. You do not put Attorney Bernard with a last, walang last name. I will not allow that. Domingo. Attorney Bernard Domingo. Sa linya ng telepono, andiyan na ba? Sa linya ng telepono, si Attorney Bernard Domingo, City Legal na may kawain, Bulacan. Magandang umaga, Attorney Domingo. Good morning, sir. Ano lang po, inform ko, katabi ko rin po si Engineer Ricardo Santana ng Sandro, sir. Okay. Medyo... Sir, sandali lang po. Ano? Ang kailangan po namin ang Sandro. Sandro is city, but Sandro is under, di ba ho, sir, DNR yan? Under po. Under po ng mayor's officer. Pero national po sila. Are they parang nasa local lang anong kalang lugar? Parang local ano po sila. Local version po ng DNR. Ang okay. City Environment Natural Resources Officer po. Mm-hmm. Pero sa ilalim po sila ng DNR? Hindi po. City Mayor's Office po, sir. Parang sa nagpapasweldo sa kanila, sir, is City Mayor, hindi po under the DNR. Yes po, sir. Tama po kayo. Mm-hmm. Okay. Just want to be sure kasi parang doon sa sinasabing. So, okay. Sige, sir. Tatanong ko lang po kung nakikinig po ngayon sa Engineer Ricardo Santana, sir. Sir, meron pong lumapit sa amin. Ito po yung mga scavenger, considered ang mga basura, nabubuhay sa basura doon sa isang pribadong lupa. Na para, sir, ang sinasabi nila, inaakusahan daw po sila, sir, ng pagtatapon ng basura, ay sila'y nakatira doon sa basurahan na yon, at inaakusahan sila nagpapapasok ng truck ng basura sa gabi, kaya nabigyan sila ng ticket ng Sandro, ang ticket po nagbibigay, Sandro City Environment Natural Resources Officer. So, dumaan po ba sa inyo to, sir, legal, attorney? Yes, sir. Para lang din po sa kaalaman ninyo, yung pong tinuturo nilang kausap nilang caretaker, is now under the custody ng PNP dahil kinasuhan po itong mga to dahil nga po dun sa illegal dumping. Ayun, sir. So in other words, ito po yung mga ngayon nasa custody na ng PNP. Ito po yung sinasabing ito si Junjun. Ito po yung caretaker na nagmamay-ari ng pribadong lupa na yan na nag-aalaw ng pagtapo ng basura, nagpapapasok ng basura at kasama po raw ata, sir, yung may pangalan Yonelin? Ano? Norilin, sir, na parang yun ba, sir, sila? Norilin C? Parang hindi ko po narinig yan. Marisa Norilin C, na parang ito raw po ate yung nandun sa lugar na nagpapapasok ng mga truck-truck na basura na inaalaw daw po nitong caretaker na si John Kanigan. Kanigan. Sir, hindi ko po narinig yung pangalan na yan. Pero okay. Binanggit po ng caretaker, ang kausap po niya, yan pong isa sa mga nagre-reklamo, sir. Sino po rito sa isang nagre-reklamo ang kausap niya, sir? Sir, sandali. Sir, ang kausap niya siguro, sir, pasa niyo lang siguro, sir. Hindi naman, wala naman po tayo sa hukuman. Karapatan po siguro na kaya naman magsalita nitong taga-Sandro. Kasi pag narinig po ito ng mga taga-DNR, magagalit po yan. Pagka-ilig po, dito po sa parting to, parang Department of Agriculture, Municipal Agricultural Office, eh sa ilalim, City Agricultural Office, kung depende po sa agricultural region, dito po sa inyo, parang naibahan po ako, sir, na parang ayaw makipag-usap sa atin ng Sandro, sir. Wala naman kami po, nagtatanong lamang kung nga ba'y totoo nag-issue siya ng ticket dito bago ito ay mag-imbestiga. Totoo po ba, sir, na nag-issue ng ticket? Yung Sandro po. Medyo hindi lang ako kasi maganda yung condition ng ko ngayon. Kaya, okay, sige. Kinakabahan po ako. Sige po, anything po na yung concern na mayabagas po natin yung
Sige sir. Maraming salamat Engineer Ricardo Santa Ana sa pagtanggap niyo ng tawag po namin bagamat na medyo hindi po magandang pakiramdam ninyo sir, ano? Sir, ano pong naging sanhi at ebidensya base sa mga nakikita ninyo na inuugnay ninyo sila binigay niyo ng ticket na pagtatapo ng basura? Ito ba sir, may video tayo? Ano pong maging batayan po ninyo na pagbigay ng ito'y ticket sa kanila na parang pinagbabayad nyo sila? Eh, ito ba'y meron tayong nakita natin? Na videohan? Sir, gano'n po ka, no? Yung site tour na yan, yung open dam site tour yan, may pinaklose na po yan. May closure order na po ang DNR. Okay. Na anything na activities po mong gagawin dyan, bawal na po. May closure order na po. So, tama po kayo, sir. In other words, close na po yung dam site, sir. Tama? Opo. Pribadong lupa po yan, hindi nyo po inaalaw. Wala pong business permit at hindi po pinapayagan ng DNR at yung Sendro. Yan po, medyo nakakasira po sa sinasabing kapaligiran po natin, environmental. Sir, tanong sir. Tama. So, meron po sinasabi itong mga nagko-complain na pumapasok daw po dyan, sir, ang mga truck-truck at dahil may pangalan na babaeng Norilyn C., na kasabwat daw po ay Junjun Kaningin, binigyan po ba rin ng ticket at sila po parang napagbintangan daw po ata. Kaya ako nagtatanong lang sir kung sila po ay binigyan ba ng pagkakataon magpaliwanag dahil sila ay naaktuhan, may ebidensya, at or dito po sir ay base lang sa sumbong, binigyan ng ticket. Gusto ko lang po makita kung may due process po nangyari. Sige po, due process. Actually po, during that time po, mga past mga 12 na po yan, may mga ano pong mga truck po yan na intended na magtapon po dyan. Nakapila po sila. May tao po tayo roon, sir, nakapila ang truck. May ebidensya po. Mayroon pong kumuha. May barangay, may polis. Opo, opo. Ito'y, sir, information, raw information. Pagkatapos, dahil pumasok doon, parang sila na po guilty. From ano po, bawal water talaga sila, nandiyan po barangay. Anything, may mga truck. Ang barangay po, sir, kausap namin, di raw po si sigurado, kaya pinatatawag po sila para magkaliwanagan. Ayaw po nila pumasok kasi sabi ng ganun, parang nahusgahan na sila. Kaya naman, parang ang lapit po nila sa amin, sir. Ako naman, gusto ko lang po, sir, sanang makuhanan po na yung mga lilit po na tao, hindi po natin kinukonsente, lalo na kapag maganito. Kinukuha ko lang, sir, kung nga ba'y baka pinoprofile po natin dahil sila'y nakatira sa may basura, sila na yung nandyan sa basura, bawal po yung profiling po, sir, o pagsususpecha, hinala, dahil sila na sa lugar, sila na yon. Pero meron talagang kumikita po dyan, sir, na pagtatapo ng dump site. Itong mga tao na to, sir, sila'y namumulot lamang ng basura at kinakalakal, hinihiwalay po yung kalang may ibebenta. Pero kung sila po nagtatapo ng basura, parang hindi po siguro tama, sir, sa mga scavengers, sir. Siguro, sir, ang kapag niyong malaman, hulihin, mag-surveillance, yung mga pumapasok sa lugar, tapos i-flag down sila, may PNP checkpoint, may barangay, wag po natin agad yung caught in the act, sir. Hindi po yung sinasabing palibhasa, pumasok sila na dahil may reporting party at reporting party, tumugon agad, kumilos agad, naaktuhan po sila, sir. Sa akin, bakit po may ticket po sila, sir? Ito ba'y base doon sa ebidensya or suspecha, hinala lang po natin? Ebidensya po, sir. Natin po. Anong ebidensya po nakikita po natin? Gusto ko lang po makita the due process, the burden of proof, sir. Kung ay may abogado ka sa statement mo, tawagin nyo nga si Attorney Batas Mauricio. The burden of proof is with the accuser and the defendant will only have to defend him themselves. At this point, sir, gusto ko pakita ninyo yung sinasabing ebidensya. The burden of proof, nasa sa inyo po. Sige po. Regarding po kasi yan, nakipag-coordinate na po ako sa legal. Ito po ang legal, kung ano po yung tunay po. Okay. Actually, sir, nung nag-conduct po ng operation, they were very much, ang problema lang nung nag-conduct po ng operation, wala sila, sir. Pero actually, we were informed that yung pong
kopya na po ang sa base po dun sa caretaker. Nag-conduct po ng operation, sir. Yung pong nung kapit- sino po nag-conduct ng operation, sir? Ang PNP po. Ang all right. Kung nakita po. Okay, sir. Okay po, tama po 'yun, sir. Tama po 'yung ginawa ng PNP. Nag-conduct po ba sila ng operation sa gabi para anbantayan kung sino nagtatapo ng basura? May sila ba'y may nahuli, caught in the act, sir, na in the process of dumping their trash dyan sa sinasabing bakanting lupa? Or this is mere suspicion based on profiling dahil sila'y nakatira dyan sa lugar, sila nang guilty ngayon, sir? Eh, parang sa akin, abogado po kayo. Clarify ko lang po, no? Walang galang na po. Meron na pong tatlong set ng cases po na naka-file na ngayon sa Office of the City Prosecutor, yung pong mga nahuli ng gabi. Sino po? Sila, isa po sila? Sino po dito? Nahuli ka? Nahuli ka? Wala po dyan, sir. Pero yung isa pong, yung pong caretaker, yung kopyano po ang sinasabi na yun po ang nagmamando doon. In fact, sir... Yun ang nagmamando, sir. Sino minamandoan? Sila nagtatapon? Ito nandito po ngayon sa amin? Lumapit? Or po kung sino po ang pinapapasok, sino po ang okay, sir. Apo. So, anong involvement itong mga lumapit po sa amin? Sila ay nakatira sa loob at nangangalakala ng basura. Bakit po sila ang nakakuha ng ticket kung wala pong ebidensya, caught in the act, plain view, na alam ng mga pulis may mangyayari at may magaganap? Tichempohan na lang kung paano, makonsummate po yung sinasabing crime. I mean, you're an attorney. So, dapat hinuling na lang po, sir. Wala na maraming satsat. Eh, bakit tinikitan po itong mga ito na wala namang kinalaman doon sa sinasabing dumping? Ito po pagtitiket, sir. Kaya po sila tinikitan. Ibig sabihin po, sir, nahuli sila na may ginagawa. So, under the assumption na nahuli sila, so, were they arrested? Sir, yun nga po, sir. Tinikitan... Well, sir, bago, sir, kung nahuli sila, sir, tinikitan sila, were they caught in the act? I'm assuming, sir. Okay, you're under the assumption. Attorney, sandali, ano? Attorney Batas Mauricio, are you listening? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, attorneys. Ito, so walang matibay na ebidensya itong mga lumapit po sa atin. They were not caught in the act, but under the assumption they were there. Sila naman talaga mga scavenger na ninirahan sa may basurahan. So balit, may lang papapasok daw ng mga truck ng basura sa kikipag-sabwatan itong... mga caretaker na wala naman silang kailangan sa caretaker. Sila, hinihiwalay lang nila na nabubuhay sa basura. Pero ang reklamo po, sila'y tinikitan. Tinatanong ko po kung anong basis ng paghuli, pagbigay ng ticket ng Senro at sa kabilang linya si Attorney Bernardo Domingo. Tayo naman, Attorney Batas, kayo'y magiging balanse rito. Yung karapatan ng inaakusahan at karapatan ng sinasabi nag-aakusa, ano matibay na ebidensya. Sige sir, lumapit sa atin. Wala akong makita na ebidensya. Anong kinakailang patunay gusto natin makita po dito? Kasi parang na-profile po agad sila, sir, attorney. Magandang umaga po muli. Maraming salamat po sa impormasyong natikitan. Dahil kung natikitan, ibig sabihin, kinumbentul po, kumpanyero Attorney Domingo, nahuli in the act of committing a criminal, yes, a criminal offense. Mm-hmm. Kasi otherwise, kung hindi po nahuli in the act, abay, tita muna, wala pong batayang legal yung pong pagtitiket at wala pong magiging tapat na tatayuan yung kung ano mang usapin ang isasampalaban sa kanila. Eh, yung pong paniniket, batay po sa mga umiiral na ligtuntunin, isang uri po ng pagtiyak na yung kinitikitan ay nakitang gumagawa ng krimen kaya siya binibigyan ng pananagutan sa ilalim ng batas. Sa totoo lang po, magiging pwedeng bahagi ito ng kinatawag nating warrantless arrest. Opo. Pero alam natin, siyempre, ginoong Attorney Domingo, alam natin na kukonti ang sitwasyon, tatatlo lang. Pangunahin dyan, yung sitwasyon na nakuha, na-aresto o di kaya nakita, naaktuhang gumagawa ng krimen. Pero kung hindi po at batay sa assumption, eh medyo may problema po tayo dyan dahil malalim po yan, pag-amin yan na hindi po makatira o hindi ayon sa batas yung pagkakahuli. Pangalawa, kung pwede pong magkaroon ng warrantless arrest, alam po natin ito, ginoong Domingo, na hindi man nakita o naaktuhan pero may sapat na batayan para sabihin sila ay nakagawa ng krimen. Mm-hmm. Pagkatapos, yung mga takas na bilanggo. E dito po sa sitwasyong ito, batay po sa sinasabi ninyo na may assumption lamang na sila'y nakalabag ng krimen, kaya sila natikita ng DNR.
baka magkaroon po ng malaking suliranin at malaking issue tungkol po dyan sa paglapag sa kanilang mga karapatan. Yun lamang naman po ang mahalaga rito at kailangan lamang po natin ipagdiinan. Aray, teka muna, ano ba ang dahilan at bakit natikitan itong mga taong ito? Samantalang mayroong ibang nagtatapo ng mga basura naman doon, kasama na yung truck, na hindi naman natitikitan. Bakit po ba? Yun po yung sitwasyon, Ginoong Ventulfo. Attorney Domingo, ayan po, ayan, yes. Yes. Panyero. Yung bang magsalita, sir, no? Kasi medyo na misquote po ako. Ang sinasabi ko po, wala po ako doon nung sinuli nila yung mga tao. Hinuli? Arrested? So, hinuli po nila. Okay, kung hinuli, sir, ginawa ba yung sinasabing Miranda rights? You're under arrest. You have the right to remain silent. Listen po, sir. Linawin ko po kasi we have to distinguish yung pong operation na kinundak ng PNP and yung pong pag-i-issue ng ticket ng aming cellphone. Sino pong nanghuli yung PNP? Sir, yung pong yung ang dinidiscuss po ninyo, yung mga taong nagreklamo sa... Kaya nga, sir, kung nahuli po sila, sino pong mga nahuli roon? Bakit sila po natikitan? Dapat nahuli po sila, tinikitan sila. Pero may nagpapasok po, sir. Hindi ba dapat yung katiwala ang nahuli? At saka yung mga truck tinikitan, kinumpiska dahil dumping of garbage? Opo, sir. Yung pong ang pinag-limit lang po natin yung mga taong nagreklamo doon sa tanggapan ninyo, sir. Sila po yung natikitan. Yes, sir. Na-arresto po ba sila? Sir, ang nag-ticket po kasi ang sentro. Nandun ba yung sentro ng operations ng gabi? Andun po, sir. Iba po. Is there any probable cause for the sentro to issue a ticket sa mga taong wala naman palang sentro doon? Sir, nandun po, sir. Kaya po sila na-issue. Nandun yung sentro na-issue ng ticket. Nandun ba yung mga sentro? Sagutin mo. Ikaw, kasi nandoon kayo. Sige. Ano po yun? May mga pulis na pumunta sa amin. Natutulog po ako sa bahay. Natutulog ka sa hapon bahay? Hapon po nangyari yun. Pinipilit po akong isama ni Sir Bunny Velasco. Dahil daw po, binaboy ko daw po yung lugar nila doon. Tapos sabi ko po... Natutulog ka? Opo. Nung natutulog ka, ginising ka? Inanap po yung may-ari ng junk shop. Okay. Nakita ka? Opo, lumabas po ako. Pagkatapos, inaresto ka? Gusto po akong isama. Isama ka lang, pero hindi ka sinasabing inaresto ko namin. Po, iniimbitahan daw po nila ako dun sa presinto. Sabi ko, bakit po ako iimbitahan? Ano pong kasalanan ko? Tapos ang sabi po niya, binaboy ko yung lugar. Sino may sabi niyan sa'yo? Si Sir Bunny po, Velasco. Sinong Bunny Velasco may sabi niyan? Opo. Siya mismo nandoon. Opo. Anong ginawa ng mga pulis na sinasama ka? Pagkataas, wala ka namang... Hindi po ako sumama. Anong sinabi ng mga pulis? Wala po. Di naman po sila umimik. Nakatitig lang po sila sa akin. Hindi naman umimik ang mga pulis. Sila ay nandoon lang to secure the area. Attorney Batas, ano nakikita mo? Nako po, mangyayari po rito. Mukhang may problema yung pulis. Ano kinalaman ng pulis dito? Hindi, wala naman. Ang mga pulis daw, hindi po sila nag-aresto kasi parang nandoon lang sila in the area. And they did not do anything. Para bang pinipilit itong isa na wala sila, natutulog at sinasama at ayaw niya sumama kasi una, hindi naman siya inaaresto. At ang sinasabi daw ng Bunny Velasco, binababoy mo ang lugar namin kaya titikitan kita. Kaya tinikitan. Ito nga palang, kaya tinatawagan natin to sana si Bunny Velasco. Kung nanonood siya ngayon, dapat may karapatan siyang... Dito, attorney, tinitingnan ko lang yung train of thoughts at saka tinitingnan ko po kung paano po yung proseso na bibigyan ng ticket na yung taong wala namang kinalaman under mayor suspicion. Hindi po to warrantless arrest, hindi po to inaresto. Yeah. Kinatok sa bahay, wala namang ginawa po yung police kasi ang mga police po ay parang sumama lang ata, may conduct operations. Pero yung operations po dito, parang mission order lang ata na binigay ng sinasabing city mayor or City Hall para mag-conduct ng operasyon or mission order kasama yung mga pulis. Pero ang gumawa ng hakbang ata, sir, kasama po yung sentro. I don't know kung kasama. Kasama ba yung sentro dito, Sir Ricardo Santa Ana? Yung ano po, yung mga tauhan niya po. Okay. Anong sinabi ng mga tauhan ng sentro na makita kayo? Noong una po nila akong kinausap, sabi ko po, hindi po aming basura yan. Anong sinabi? Sabi po niya, linisin nyo na lang. Sabi ng mga sentro, linisin nyo na lang. Pero yung Bunny Velasco ang pinatikitan sinabi. Pinatikitan po niya pinatitikitan. Oh, attorney, ganon. Parang pinatitikitan. Pinatitikitan doon sa sentro. So, nakita niyo, attorney, para bang sinasabi na nakakita ng pulis, yes. Pagkatapos, tikitan mo to na hindi naaktuhan. Yes. I mean, hindi inaresto, tinakitan. Meron bang nilabag na karapatan dito, attorney?
Meron po, malaki po yung karamihan po ng mga tao laban sa mga ganyang unreasonable accosting by the authorities. E pagka po ganyang pinatikitan at pinapaimbitahan pa sa presinto. Hindi naman sa presinto. Iniimbitahan kayo sa munisipyo. Sa presinto. Anong sinabi ng polis? Hindi naman hindi po siya umiimik. Yung serban nilang po. Hindi umiimik yung mga polis. They're not no talkish. Okay. Unahin po natin yung pag-imbita sa munisipyo. Yan po ay maliwanag na sakop na nung sinasabi nating Republic Act 7438. Pagka nag-imbita ang sino man sa isang tao para usigin o imbisigahan o tanungin sa anumang krimen, yan po ay maliwanag na kailangan na yung binabanggit nyo kanina, basahan ng kanyang mga karapatan sa dalim ng taligang batas, yung Miranda Rights. Pangalawa, kailangan po bigyan ng kandila ng abogado yung mga taong kanilang dinadala sa munisipyo. Pangatlo, kung wala pong ginawa yung pulis at pagkatapos hindi naman nakakakita ng anumang krimen na nagawa yung pulis, abay tayo muna, mukha yatang may problema din ang pulis dito. Bakit po ganun? Abay, lilitaw po, hindi siya gumanap sa kanyang tungkulin o magsigilan. Ang pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala, ano po yun? May wala namang nakikita ang krimen yung pulis, pero pinababayaan niya yung pangganong pagkilos na pagtiket at pag-iimbita para mapunta sa munisipyo yung mga tao. Ayun. Attorney Domingo, malinaw po yung mga sinasabi po natin dito kasi una, ticket po kasi by mere suspicion. At parang wala pong ginawa yung pulis, bulag, pipit, bingi. So, may pagkukulang po. Siguro yung sa susunod, Attorney Domingo, wala po kayo roon, nakikinig po kayo kay Ricardo Santa Ana, ayaw niya naman tikitan, pinalilinis lang, pero mainit daw ata ang munisipyo, sir. Lalo-lalo na yung, Bani Velasco ata siguro, City Legal, Attorney Ibarra Domingo, baka pwede mo kausapin sa susunod. Huwag utusan yung mga polis, huwag pagpipilitan na hindi niya nakita bagko suspicion, profiling na pong nangyayari, kinatok yung bahay at pagkatapos wala naman talagang nakitang ebidensya, nagbigay ng ticket agad base doon sa kanyang hinala, suspecha. Attorney Domingo. Sige sir, point taken po. We will take everything into consideration. Siguro sir, just don't take anything in consideration. Make it right. May mali po rito ang proseso. Kami po yung mga Tulfo Brothers, tinatama po namin yung mga mali, kakulangan. Ito po yung sinasabing grave oppression, grave negligence. Matindi po ang pang-aapi. Matindi po yung sinasabing paglabag sa karapatan ng mga simpleng tao. Wala pong matakbuhan kundi kami mga Tulfo Brothers. Si Senator Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, ako. Kami po mga Tulfo Brothers may tatakbo pag ganito pong ginagawa sa maliliit na tao. Tatayo po kami. Kaya pakisabi, attorney, pakilinaw na lang diyan sa sentro ninyo, sa inyong, kung sino tong Benny, anong pangalan ito? Vanny Velasco. Hinay-hinay lang sa kapangyarihan. Kasi baka na sobrahan. May mga abogado po, marami po makikinig sa atin. Makakaabot po ito sa Department of Justice. Makakaabot ito sa DILG, sa DNR. Marami pong mapapahiya po rito, attorney. So, make it right, kung maaari, Attorney Domingo. Sige po, sir. Well, Attorney Batas, anong sa inyo? Maraming salamat po sa nakikita nating pakikisa ni Attorney Domingo, ni kumpanyero, sa akin pong pagsusumikap na maiayos lamang po ang pag-respeto sa karapatan ng mga tao. Mabuhay po kayo. Attorney Maraming Domingo. Salamat. Maraming salamat sa inyo, Attorney Domingo, Attorney Ricardo Santa Ana, Das Mauricio. Hindi pa tapos. Hahabulin natin yung mga taong abusado rito. Okay? Salamat. Hindi pa tayo natatapos dito. Ahabulin natin, pagbabayaran natin sila. Halos tatlong linggo na po kaming walang income. Hindi po kami nakakahanap buhay namin. Ay, ganun na lang ating magagawa rito. Sa parting yan, tayo po ay gagawa pa rin ng action dito. Hindi pa natatapos, pinatsinta natin. Opo. Okay? Opo. Okay. Kinapus po tayo ng oras. For the first time, wala po tayong commercial. Dere-derecho. Lugi po kami rito. Higit sa sumbungan, embestigahan, at anumang reklamo, binibigyan ng solusyon at aksyon. Ito po, nag-iisang sumbungan sa umaga papuntang tanghali. Tatak Tulfo, Servisyo Tulfo, Tulong Tulfo, 10 ng aking mga kapatid, si Rafi, si Erwin, ako po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.